maulan at mahangin na araw sa inyo mga pare. Medyo kumalma-kalma na panahon, kaya bibistahin naman natin ang ating mga member at kakamustahin natin sila kung okay lang ang nilang pamilya at ang nilang mga tahanan kung nasa ayos na kalagayan sila. Tara mga pare, samahan niyo ako. After ng malakas na ulan at hangin, binisita natin ang ating mga kakumpadres dito sa Dumuit. Ah, ito kay kumpadres Kuya Tutoy na tumba yung kanyang alate rice. Nakaharang dito sa daan kaya nililinis na nila, oh. Yan, nandito din si Paeng Art sa Tidina. Yan, hindi lang ako makalabas sa taulan, naroon din ako sa payong ni Kiyomain. Ah, katulong po nila si anak ni Paeng Buknoy, si Roho. Inaok. Inaok. Yan, medyo malaki na rin pala yung puno ng alatres na yan. Ibig sabihin, nakaharang na rin kanina sa daan, kuya. Okay, nakaharang sa daan ito, tinanggal na ni kuya. Bagamat maulan, tinanggal niya na at may mga nadaan na rin. Baka kasi biglang magkaroon ng emergency, at least malinis na ang daan. Nakakadaan ng mga sasakyan. Ah, pupuntahan naman natin ngayon ang ating isang nating member na narito sa baba, si Paeng Macdo Fernandez. Natin. Pare, ano nangyari sa iyo, bay? Pare. Nabagsak ang mga kawayan. Oo. Nabagsak na ang mga kawayan ng kanyang bubong kaya bumagsak. Ano? Wow, grabe. Ang laki ng ilog. Halos umawas na po doon sa daanan. Oh. Ang laki po ng ilog, grabe. At mukhang lumikas na po sina Paeng Alvin dito. Wala na sa kanilang bahay. Pinuntahan ko po sila dito. Wala na pong taong nalabas. Baka po naglikas na sila sa kanilang kamag-anak sa taas. At puntahan pa rin po natin yung iba po nating mga membro na kumpadres, puntahan pa rin po natin kung okay po sila sa sitwasyong ito ngayong lakas pa po ng ulan at hangin dito sa lugar namin. Ah, pare, okay lang tayo dyan? Oo, okay lang. Pare Macdo, di na okay na pare Josep, titingnan ko lang sino pare Josep. Di mo na okay na pare Josep. Bahay ni na Limbert Hogelion. Tahan naman natin ang bahay ni Kuya Abin Matibag at Mike Matibag. Mauno na. Nangangamoy sambot. Kaya lang sarado. Sarado ang pinto, pero nangangamoy sambot. Ah, narito tayo. Luto na! Ha? Pasok! Yay! Pasok! Iingat mo na ako doon kay Nausep. Iniisa-isa ko kayo eh. Bala na! Andito naman ako kina kumpadre sa Asay Antinor. Ah, si Kuya Asay. Tulog. Pero okay naman dyan, okay? Okay naman. Ah, okay naman daw po dito kina kumpadre sa Asay. Naman tayo sa bahay ni Paeng Ipak. Ang kumpadre sa Paeng Ipak. Ah, mukhang tulog, walang tao. Ah, nasa assembly nga pala si Paeng Uyet. Bahay ni kumpadres Paeng Kokoy Flores. Pare Josep! Ah,
Mukhang wala si Paring Moset. Wala akong tao dito sa kanila. Punta tayo kay na Paring Ricky. Sarado din ang kay Paring Jerry. Sarado din ang kay Paring Ricky. Uy! May tama dyan! Narito po tayo sa bahay ni Compadre Ricky Antinor. Narito tayo ngayon. Yung yung panchimpong nagbabahay-bahay ka ng mga bawat membro ay machichimpuhan mo yung may ganito, nagpapainit sila. Okay lang naman yan. Pero wag yung kararamihan kasi andyan pa ang bagyo para hindi tayo masyado malasing at mahalagaan natin ang pamilya natin, ha. Eh, ayos naman tayo, pare Ricky. Ayos naman. Okay. Ah, brand out nga pala dito sa Dumo ito, no? Ako naman, oh. Brand out. Candlelight ang kanilang gamit ngayon. Pare Josep, okay lang din sa inyo? Okay lang. Yan. Punta naman tayo kay paring Oker Llanora. Ha, pare? Oh. Kamusta? Ayos lang? Ayos lang, okay. Yan. Nandito ngayon ako sa bahay ni Paring Oker para kamustahin din. Ayos naman, di ba masyadong kandito, no? Hindi naman. Wala lang ilaw. Brownout nga lang po dito sa ibang purok ng dumuit. Hindi naman lahat ng purok ng dumuit, brownout. Sa labas may power. Sa labas na meron. Ilang barangay lang, wala. Ah, okay lang tayo dyan. Ayun. Aba, ba't sumikat kami yan? Okay lang po tayo dyan, okay. Nandiyan si Paro Renz, wala? Wala. Wala pa. Wala pa. Narito tayo sa bahay ni Paring Jimmy. Mukha wala namang nano sa bahay niya. Siguro doon sila natulog sa kanilang trabaho sa Mautoli. Wala naman nano sa bahay nila. Hey John, ayos lang. Okay lang. Si Keray. Wala. Si Kid ko lang po. Kid ko lang po, ayos lang. Yan. Hindi naman tayo sa bahay ni Paring Jerry. Paring Jerry Baramada. Paring Jerry. Paring Jerry. Wala si Paring Jerry? Nasaan? Nagtrabaho? Aba yan, nasipag talaga ng tao ngayon kahit nabag yun nagtatrabaho. Ay ano, mara-mari, ayos naman. Ayos naman tayo. Wala tayong... Ah, ito lang, medyo napasok daw ng tubig itong kanilang pinakarap ng bahay. Pero wala namang ibang mga, ano ba yung tanggal ng yero? Wala, nabagsakan. Wala. Okay. Okay naman dito sa bahay ni Paring Jerry. Eh mare, sak! Yan. Tari konti. Yan, okay naman sila. Okay mare. Okay, thank you. Okay, okay naman. Kahit tuloy ang bagyo, tuloy din ang trabaho. Yan, nasipag talaga ng tao ito. Wala na akong masasabi. Kahit po yan ang sama ng panahon, tuloy pa rin ang trabaho sa kanyang apartment, sa kanyang paupahan. Pero wala naman ano sa iyong paupahan. Okay, matibay talaga to. Okay, kedi. Okay, Kuya Jorge Ayain. Kaya lang, sarado. Wala tayong madadaanan. Bumagsak yung bako do, bumagsak sa daan. Wala akong madaanan. Parang hindi ko sila makakamusta. Wala akong dadaanan, oh. Sarado. Pero mukhang okay naman sila. Wala namang bukod din sa pader na sa bako na bumagsak na to. Mukhang okay naman yung bahay nila. Walang mga nabagsakan na puno or natanggal na yero. Mukhang okay naman. Hindi na ako tutuloy. Wala akong madadaanan.
Nandito naman tayo sa bahay ni Paeng Jojo. Yan, ang ganda ng bahay ni Paeng Jojo. Andok. 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 Andok, nasa si Paeng Jojo? Nasa ang amo mo? Ha? Nasaan? Ah, parang wala dito sila Paeng Jojo. Hindi makakausap ng pati mo si Wandok. Mukhang mainit ang ulo ni Wandok. Hindi makakausap. Okay naman tong bahay ni Paeng Jojo. Mukhang wala namang natanggal na kung anuman. Walang kwan. Tsaka matibay ito. Bagong-bago pa. Hindi ito kayang pinsalain ng bagyo. Nang ganun-ganun lang. Naman tayo sa bahay na bianan ni Paeng Jojo. Ano para ron? Okay lang? Okay lang tayo dyan? Ayos. Wala naman na daling mga yero o nabagsak na akwan? Wala. Ayos. Wala naman pong napinsala sa kanilang bahay. Okay, punta naman tayo sa bahay ni Kuya Esing. Sa ni Paeng Alan. Mukhang okay naman. Wala namang napinsala sa kanilang bahay. Tulog ang mga tao. Yung pala si Keseng, nasa kanyang kwan. Ay ka, anak ko Keseng, ayos lang. Ayos lang. Wala namang napinsala sa ating bahay. Ano, okay naman dito sa bahay ni Keseng. Sa ni Paeng Alan. Nabaliktad na ng saging. Doon sa parte ngayon, may nabaliktad daw na saging. Ay, okay naman tayo, okay naman. Okay. Yan. So tayo kay Paeng Dani. Mukha naman okay sa kanilang bahay. Wala rin mga napinsalang yero o dumag ang kahoy. Ha, Paeng Dani, okay lang tayo dyan? Yan. Okay lang din dito. Alvin, at siya daw ay nainip sa kanila. Panayatawag ko kanina, hindi siya nalabas. At siya daw ay tulog. Sasamahan daw ako para kamustahin ang aming mga kasamahan o member ng aming samahan para kamustahin. Napaka-sexy talaga na aking kumparing Buknoy, oh. Aray Buknoy, okay lang tayo dyan. May mga pailang-ilang na tumbang puno ng saging dito sa lupay ni Paeng Buknoy. Lupay nila. O, yan. Amustahin naman natin ang bahay ni Paeng Buknoy. Sabi na wala namang natanggal na yero na bumagsak sa bahay mo. Wala, okay. Ayos naman. Ayos naman. Mga daw lang ng saging. Puno, eh, no? Mga saging nga lang na kwan dito, pinsala. Nakadaan naman, bagyo. Ayos na yan, umay na yun. Maghapon magdamag ng inulan tayo. Ito naman ako sa bahay ni Paeng Buknoy. At sa akin palagay naman, wala namang napinsala. Dahil okay naman ang mga yero. Wala ding na tumbang puno sa kanyang bahay. Okay naman. Yan. At ngayon pa lang nag-aayos si Paeng Buknoy ng kanyang kuryente kasi baka biglang magka-kuryente maka-discrash pa. Eh Paeng Buknoy, okay naman? Okay na, pres. Yeah. Yo, nakita na lang bugi si Tintin. Kuya Ivan, tulog ba si Kuya Jonas mo? Ha? Ano, ayos lang! Ayos lang! Ayos lang na, Benny Jonas. Siguradong hindi naman tumaanot, iti matibay itong bahay ni Bice. Boys! Bice! Mukhang tulog si Bice. Hindi nalabas. Pero ayos naman sila, ayos naman dito. Dami pa rin naglalaro, oh. Kala ko ba walang laro ngayon? Dat may laro. Kasagsag
ng kabagyuhan, oh, may naglalaro. Yan, ang hihilig talaga ng mga ito sa larong basketball. Kahit kalakasan ng ulan, eh, tuloy pa rin ang kanilang laro. Nandito naman tayo sa bahay ni, tapat ng bahay ni Kuan, Kagawa Amprilael. Ano namang okay to, gawa na ang concrete ko din to. Bahay ni Tres. Ni Tres Alan Pulhalael. Okay naman din. Bahay ni Paring JB. JB Hail. Okay naman din. Hey Benny, okay lang tayo. Kamustahan sa mga ating kaibigan. Pagkatapos ng malakas na ulan, maghapong ulan at hangin. Ito naman, okay naman. Yan, okay naman. At saka, sa palagay ko, sa tibay ng bahay na yan, hindi yung kayang basta ano-anohin ng samang panahon. Mga konting ko lang, mabuti ka. Praise God, at ganito lang. Yan. Okay, salamat. Thank you, President. Yeah. Thank you, Kevin. Kailangan ka lang mga konting dito pag ganyan ang ano. Yeah, thank you, Kevin. Thank you. Yan naman natin si Kuya Nap. Sarado ah. Kuya Nap! Okay lang Kuya Nap! Okay lang naman dito. At narito ang motor niya. Siguro tulog siya. Parang Gino! Inang, magandang hapon po. Ay sa bahay ni Ninong Ariel. Ay Inang, ayos lang tayo dyan. Kasi Ninong. Nagpasok si Ninong. Okay naman po tayo. Kahit magdamag at maghapon tayong inulan, okay lang po. Okay lang. Okay naman dito. Kina Ninong Ariel. Ito naman tayo kay Paren Benitz na bahay. Okay naman dyan, Tonton. Okay. Wala namang napinsala. Bubong lang. Bubong lang. Garahe. Paren Benitz, tulog. Tonton, okay lang. Yan. Tara naman tayo sa bahay ni John Felix Matibag at ni Kuya Luloy Matibag. Okay naman dito. Kiting ko siya sa ano kay. Hoy. Ano pala si Yuri at si Sai Jan. Wala. Nasa ka dyan dyan? Tulog siya, tulog. Yan mga pare, nandito na tayo sa shop. Hindi ko na napuntahan yung iba pa nating member. Lumakas na uli ang ulan at saka hangin. Hindi ko na po sila napuntahan. Ito po mga pare, salamat.